up mga kempi and welcome to my YouTube channel. And maraming salamat po sa mga nag-subscribe na at lagi nakatutok sa aking videos. And kung hindi nyo pa ako kilala, ako po si Marco Esperta. And kung gusto nyo pong i-shoutout ko kayo, please comment down below and ipapromise ko po sa inyo na i-shoutout ko kayo. Basta mag-comment lang po kayo. Oh? And di na ako magpapaligo-ligo pa. Ngayon ay August 6, 2020. At ngayon ay kaarawan ng aking kapatid na si Gretchen Estivos. And ipapakita ko po sa inyo guys kung paano kami nag-prepare sa design, sa pagkain. And ngayon guys, kasi diba kasi may pandemic tayong naranasan ngayon, guys. Bawal muna yung bisita-bisita. So ngayon yung invite lang namin, yung kamag-anak lang namin na malapit sa amin. So magkakalapit lang naman yung bahay namin. So kami-kami lang muna. And stay tuned guys. So ito na guys, ipapakita ko na po sa inyo. The dark! A few moments later. Ngayon ay August 6, 2020. And ngayon ay kaarawan ng ate ko. And kahapon gumawa kami ng iraed o suman in Tagalog. Kaya ginawa namin ito kagabi kasi matatagal lang kapag ngayon yung gawin. So ngayon ipapakita ko sa inyo. So ayan guys, ito yung giniling na kamuting kahoy. So ito yung ano yung pamamaraan namin doon sa probinsya. Ano tawag dito, tay? Ilaeran yung tawag namin doon. Inhalo mo dyan. Ano mga ingredients? Margarine. Ito. Ay, huwag mo yan. Hindi manila lang. Huwag mo ipakita mo. Hindi yan. Margarine. Gata. Gata muna. Pakuluin. Ikaw na magsalita, te. Sige na. Hello, kasi ako nga, te. Ikaw na lang. Sige na. Sige na. So, ayun guys. Yan yung palaman para sa ating iraid in ano in Waray. So, ayun yung palaman. Yan yung pinaghalong Nakikita na sa butera. Kahoy. Tapos pinakulong gata. At linagyan rin ng ano, ng margarine. Margarine tsaka yung mani. Yan. So, ayan. Hintayin lang yan na kumulo. Sukal. Tsaka sukal din pala yung lagyan daw. Maluluto na to. Oo. Oh. So, ayan. So, ito si birthday girl. Lagaayos. 5 minutes later. Yung... gagawin ni Saman. Na itawagin sa probinsya. Kirain. Nakamating kahoy. At ito yung ginagamit namin pang gadgad sa kamuting kahoy. At mamaya ibabalot na namin to para maging suman. At ito yung palaman ginagawa ng pamangking ko, Cheralyn. Magaling yan mag-gumawa ng mga suman. At ngayon yung chocolate. Chocolate na palaman. Saka yung para itubukan sa birthday ng anak ko, Christine. So ayan. Ayan yung palaman. And ito yung kinayod na kamuting kahoy. Paano ilagay yung palaman sa kamuting kahoy? So first, ilagay mo na yung kamuting kahoy at ilagay ipatong yung palaman. So ayan. Yan, gagawin siyang pahaba. Tinatawag na nagpuputos. Sabi nagbabalot. Nagpuputos. Binabalot sa dahon ng tagay. Ayan na siya.
Ayan. Finished product, ayan. Tapos mamaya, ilalagay natin siya sa steamer at antayin natin siya na maluto ng 20 minutes. A few moments later. So, wait natin siya na maluto hanggang 20 minutes. Ayan. So ayan, pasok na tayo. Oh! Ha? Kain na tayo. Para saan yan? Ito tinatawag na ano, sanggyup sa bahay. Sanggyup sa bahay. Sanggyup sa bahay. Ayan. Wow! Nakamarinate na yan, guys. So ayan guys, kung nakikita nyo, ito yung item na gagawin natin para sa disenyo. So itong tela na to. So kung ito natatandaan nyo na ginawa ko to, at may tutorial ako na to paano gawin. At may mga balloons din tayo. A few moments later. Hours later. Five minutes later. Happy birthday, happy birthday.
doon natatapos ang ating video. Maraming maraming salamat guys sa panonood. Sana ay nag-enjoy kayo. And salamat din sa suporta at laging nakatuto. Maraming maraming salamat po guys. And kung may nais po kayong magandang content, comment nyo lang po yan. So ayan guys, huwag pong kakalimutan na i-click yung notification bell para lagi kayong naka-update sa lahat ng videos na upload ko. And kung nagustuhan nyo rin po yung video na to, please like na rin and comment. Kaya lang, maraming maraming salamat po.